Meron daw umaalingaw-ngaw sa isang waterfalls sa Bohol na parang mga taong nagtatambol. Ngayong pandemya, mahigpit na ipinagbabawal ang mga social gathering. Pero nitong nakaraang linggo, ang bayan ng San Isidro sa Bohol, kahit naka-MGCQ, meron daw ng bobulahaw na parang nagpa-party-party. Pero ang di umano nagpapatugtog, hindi raw mga tao. I thought kami lang ang nakakarinig na may nagdi-disco. Nakakatakot naman yan. Naririnig pala dong na malayo naman. Same here. Sobrang lakas ng disco. Ang creepy naman yan, Long. Yan yung time na bumaha sa kilab-kilab. Same sound sa narinig ko kagabi. Sobrang lakas kagabi. Malapit na alas 11 ng gabi. San kaya ang nagdi-disco ngayon? Ay, may kagabi. Nagrampo. Nagbumo ko nga na may nagtingo. Tugs. Huwag na huwag mag-itab sa kusa. Taya to gabi, yun. Nakamata ko tungod sa tingog. Pag nauna ko, wah, may tao. Murag na, nag-disco dito sa unahan. Bapagat, tuna ko nga, day. Murag na, naitingo nga, tugs. Ako di mismo nakadungog sa doon ang gabi eh. Pero abin ako rin nakadungog. Apin ko na ipikas pa rin yun. May buong taong tingog lang. Tug. Ang ako natungan pag gabi eh, sir. Tulog ka tingog. 1, 2, 3. Ang itinuturong pinagmumulan ng kakaibang tunog ang barangay Kaimbang, partikular sa talon o waterfalls na nakakubli sa masukal na kagubatan, ang Kilab-Kilab Falls. Ang talon naging laman kamakailan ng mga kwento-kwento. Si Jez Maria kasi, na mas kilala sa kanilang bayan bilang si Lady Rider, nakapagtatakang nalunod kahit marunong naman daw itong lumangoy. August 5, nung nagkayayaan daw maligo sa Kilab-Kilab Falls ang mag-anak ni Jez. At tumisit akong bato para mag-picture-picture. Pero nikalit nagtaog, kuso pag-igsog. Kahit ka to si ate, nangita kong paagi nga matabangan doon siya. Ito yung pag-igus ang dianan para makadool ko niya niya. Taon man nga, slide man ko, mga itong nalumot doon siya. Pan ako lang mahima ito. Taon din ang mag-igus, barong ato nga. Grabe lang ito, kuso ito pagkapan. Rato na may ato, sa naman ka. Kung sao naman ato nga, pamit siya naluwas kay tungod sa mong karatol din. Tulo to kaadlaw nga. Murag namto'y natunggan ako. Kuan, disco, murag tug. Mauman ni Silvis mga kasuwangan na nanaisig sa masaba. Wow, sa mga kanto. Si Rosemary nakaligtas. Si Michael naman, makalipas ang 2 oras na rescue. Yun nga lang, makalipas ang 2 araw, si Jez Maria natagpuang wala ng buhay. Si ate talaga marunong lumangoy. Kaya po, unexpected po talaga na mangyari pala ni ate ng ganun. Basi sa katuwangan, kung gusto ka matog maligo kag dagat sa dakit-dakit, pag-amping mo kay di sila ginagsaba, isterubo, o kanang di sila ganahan ba. Manong, pagbantay mo sa inyo man, ilukan na mag-amping din mo. Si Tatay Deyong, 40 taon nang naninirahan malapit sa talon. Halos gabi-gabi raw siya nakakarinig ng pagtatambol. Wala pa may disco sukad, wala pa yung namatay. Naagyod siguro yung tao diya sa takit-takit kaya na may bayad sa pagdibilog. Samantala, ang mga otoridad
nagsimula nang mag-imbestiga. Ingon sa mga tao, na ko na isig tingong dito sa una pang panahon, ingon po sa mga tiguangan, pero sige sila report na mo, pero huwag gitna. Simig ato sa gitakit, huwag binagtunggan niya sound. Pero tinangkaman lang ba nilang i-record ang misteryosong tunog? Among girecord, huwag inadunggan. At meron daw nakapag-record ng misteryosong tunog sa kanilang lugar, si Sheng. Pakinggang maigi ang kanyang nai-record. Alang kabaw! Alang tao! It's 3 sa hapon. Kung nandungog ang mga tingog. Pero ako rin itong gibaliwala. Mautong pag alas 12, naunaan ako nga, ako na lang itong i-record. Pag alaon na, natog ko, wala na ako paminawa kung i-record. Mautong pagbuntag, akong gipaminaw, bitra akong nadungog. Giit niya, hindi ito edited. Hindi siya edited. Kaya wa mong kuy-ups nga para edit. Ipinarinig namin ang nai-record na sound sa mga tiga San Isidro at Katigbian. Ginumpirma nila na ito nga ang kanilang narinig.